mo ang laban. Yan naman ang iginiit ni Sultan Kudarat gubernatorial candidate Datu Paksaali Mangudadatu sa kabila ng naging pagkansila ng COMELEC First Division sa kanyang kandidatura. Ang tiyuhin niya ang si Maguindanao gubernatorial candidate Toto Mangudadatu, nagpaliwanag kung bakit pinili pa rin niyang tumakbo laban sa sarili niyang mga kaanak. Narito ang report. Gusto lang nila talaga makuha ang lahat. Sorry ha to use this word, ano? At ayaw na kaming bigyan ng kumbaga chance na mamuno. Ito raw ang dahilan kung bakit piniling tumakbo ni Maguindanao 2nd District Representative Esmael Toto Mangudadatu sa pagkagobernador sa kanilang probinsya laban sa hipag niyang incumbent governor na si Bai Mariam Sangki Mangudadatu. Natalo na ni Mariam sa nakalipas na eleksyon ang kapatid ni Toto Mangudadatu na si Freddy para maging kauna-unahang babaeng gobernador sa probinsya. Bukod kay Mariam, nakaupo ring gobernador ng Sultan Kudarat ang mister niyang si Suharto. Habang alkalde sa bayan ng Datu, Abdullah Sangki sa Maguindanao, ang anak nilang si Datu Paksaali. Pero giit ni Toto sa programang All Politics is Local. Hindi naman daw sila nakakapagserbisyo ng maayos. Parang bumalik yung panahon ng kampatuan eh. Oo, patayan dito, patayan doon. Oo nga, nagsiservisyo nga tayo dahil may pera ang gobyerno. Pero ang tanong lagi, may kapayapaan ba? Dinaraan pa raw ng mga ito sa umano'y maruming kasunduan ang lahat para masigurong hindi siya makakaupo sa kahit anong pwesto. Kung si Toto Mangudadato ay hindi susuportahan, kung tatakbo siyang gobernador, tatakbo ng congressman, at kung anumang position sa province ng Maguindanao, kahit na barangay kapitan. So nandiyan yung agreement na pipipirmahan sana kay Chief Minister Murad ng MILF. Ano. So hindi yung pinirmahan ni Chief Minister Murad. Sabi niya bawal yan at salungat yan sa karapatan ng bawat isa sa atin dito sa Maguindanao. Bukod kay Toto, tumatakbo rin gobernadora sa Sultan Kudarat ang misis niyang si Sharifa Akil, na siya rin kumakatawan sa probinsya noong sumali siya sa beauty pageant noong 2018. Pinetisyon ni Sharifa ang pamangkin ng mister na si Datu Paksaali dahil tatakbo rin gobernador sa Sultan Kudarat pero nag-aalkalde ngayon sa Maguindanao. Ibig sabihin lang daw nito, hindi doon nakatira si Datu Paksaali. Bagay na kinatigan ng COMELEC First Division. Pero giit ni Datu Paksaali, hindi pa tapos ang laban. Yung resolution po na nalabas is only a majority opinion. In fact, may separate opinion po na naka-attach doon. Na nagsasabi that our candidacy is valid and we are qualified to run in any local elective posts in the province of Sultan Kudarat because our residency is proved and we have enough weight to prove that we are indeed a resident of Sultan Kudarat. Giit pa ng 24 anyos pa lamang na alkalde, desisyon ng kanilang mga elder, leader at kaalyado ang kanyang pagtakbo. Si Sharifa lang naman daw itong biglang nang himasok. Nagulat lang po kami nung naging asawa siya ni Tito ko, ni Kong Toto Mangudadatu, at biglang tumakbo. Bukas ang aming mga linya sa panig ni Sharifa sa issue.